Hi, welcome muna natin. Palakpakan muna natin si Coach Jaja. Good evening, Coach. Good evening, po. And then, nagmga welcome back din natin itong si, ang mga player ng mga galing sa bakasyon. Banda-banda ka ito. Medyo gawin-gawin dito ng bagya. Walang iba, kundi si Richard Balansag. Palagpakan na Richard Balansag. Mukhang champion-champo. Mukhang hinabol yung finals para makalaro dito sa Game 1. Sama natin ang ating number one na candidate ng batang sa ito, si MJ Magpale, ang candidate ng MVP. At ang mga nagwagwapo sa likod, ba't ba nasa likod kayo? Dagdag pa isa rito para kayo pa. Ulam lang kayo dyan. Tingnan natin kung ano ang mga game plan ng itong batang sa ito. At alam naman natin na ang... Batang Satwa ito, yung mga talagang palaban dito sa Dubai. Ito, kasama natin, interviewin natin ngayon ang ating head coach, ang ating three-peat best coach of the season ng D-League. Walang iba kundi si Coach Jaja. Good evening, Coach. Thank you, Coach. Gawin ka rin naman dito, Coach Jaja, para makita natin sa camera yung kagapuhan natin. Well, kasi si Coach Jaja ito, nanggaling sa bakasyon. Ilang days ka? Coach, mga 1 month and 15 days din. Ah, oh, grabe. Napatagal. Talagang swerte. Talagang Coach Jaja, isipin mo, pumasok pa dito sa finals. Grabe yung naging lamang ng El Compate dito sa inyo noong nakaraan, 18 points. Pero nung lumaban kayo dito sa Filipino Homes, ang laki na advantage ng Filipino Homes. Okay lang matalo ang Filipino Homes, pero kailangan huwag lumamang ng ganun karlaking 32. Kaya grabe. Tanong niya nga pala natin, Coach Jaja. Pakilala muna natin si Coach Jaja. Coach Jaja, saan ka ba sa Pilipinas? Ipakilala mo naman ang iyong sarili. Yan, Coach. Nga pala si Coach Jaja from Pasay, yeah. City. Ayan, Coach. Walang probinsya, Coach. Kaya pang from... Batang Pasay. Batang Pasay dyan. Yan, binabati ko kayo lahat dyan. Magandang umaga sa inyo. Siguro naman sa mga Batang Pasay, sigurado, lalo pagdating sa basketball, ang kilala ito si Coach Jaja. Coach Jaja, nung bumalik ka dito sa Dubai, na alam mong siyempre mayroong ito semifinals na natalo kayo doon sa noong nakaraan nung playoffs. Anong pakiramdam mo at para kailangan mo nang bumalik dito? Ayun, Coach, nasabi ko nga sa mga team at sa group namin na medyo nakasubaybay naman kami sa siyempre sa liga, sa ongoing ng mga laro, mga laban, kahit magkaiba yung oras natin sa Pilipinas to dito. Talaga, naka-monitor ka talaga? Naka-monitor din ako, Coach. Nanonood din ako ng live. Kahit minsan napapasigaw ko, tulog na yung mga anak ko, nagugulat. Anong nangyari pa? Bakit? Ganyan. Sabi ko naman, ito, after nito, nung time na kinontrol ko na lang kung paano yung pagbalik ko or sa ganito, kahit natalo kami, sabi ko, nagtanong na lang ako sa kanila kung paano yung mga points, mga ganito. Tapos nakasubaybay din ako sa group natin, Coach. Coach, anong naging motivation mo dito sa game 2 nyo nung playoffs na kailangan manalo kayo? Anong sinabi mo dito sa mga players mo? Bakit kayo lumamang ng 32 points? Una talaga, Coach, sabi ko na wala tayong sasayangin na possession, kung kinakailangan na kahit anong mangyari sa lahat ng possession namin, i-shoot namin. Kasi once na nanalo lang kami by 2 to 5 or more than 10, malamang hindi kami mapasok. Sayang yung pinaghirapan. Oh, totoo, Coach. Wala rin masaysay kung ganun lang din mananalo kami. Kaya yun, may mga nangyari nung first quarter pa lang, a few minutes pa lang ng start ng game for 2 points na aksidente nga si Jason Magpale nung na-sprain agad, which is, sabi ko, hindi naman ako totally nag-base agad dun sa ano. Sabi ko, son, kaya ba? Nung sinabi niyang hindi pa rin naman ako napatingin na lang ako sa kanila na, sige, mag-regroup na lang tayo. Kung ano yung sinabi ko nung start, ganun pa rin yung gagawin natin. Mm-hmm. Kaya sabi ko, kung ano yung laban ng sinabi ko nung una, ganun pa rin yung strategy natin. Kaya yun, Coach, naka-advance pa. Grabe yung binigay mong motivation dito sa mga player mo para mag-step up. Kasi isipin mo, 18 tapos yung number one mong big man sa ilalim, na-injury pa. Anong motivation na sino-sino mga player na sinabihan mo, tulad nila Andrew Amoranto, ni
ng mga bata mong player na si Daniel Sayo na tumira ng tumira sila sa labas? Ako coach, sa totoo lang, from start pa lang ng game namin, sinabihan ko na agad si Andrew na makalima ka lang, mananalo tayo. Sinabihan ko yung si Morota, nasabi ko, Morota, yung game plan ko sa'yo, from Batang Sato before, ganun yung gawin mo. From gang-gang na silang apat, in-advisean ko na wala na tayong bukas, wala na tayo. Gusto kong maglaro tayo sa susunod pang game. Tsaka si Kuya Butchoy, sinabihan ko rin na, Kuya Butchoy, follow muna tayo sa lead. Kung ano yung strategy na in-instruction ko sa'yo sa buong team, yun naman ang gawin muna natin. Yun, which is nakinig naman silang lahat na nabigay naman. Which, pag nare-remind ko naman sila pag medyo nag-may lapses. Ngayon, Coach, dito tayo, game 1. Home court ng Abu Dhabi. Anong pressure ang nararamdaman mo ngayon? Siyempre, home court ng Abu Dhabi. Alam mo naman natin, ang El Compadre, The Battle Store, ay isa sa mga malalakas na team. At na-straight nila na walang talo hanggang sa makarating itong finals. Ayun nga, Coach, number one pick ko talaga ng mga players dito ngayon. Unlike si Harry Constantino, si Jeric Gameda na na-handle ko rin. At yun nga, yung si Juanico na medyo talagang malikot. Talagang malikot sa inside the court. At saka may mga kapitan pa sila, mga nagli-lead. Sabi ko naman, which is kung ano yung napipil nila ngayon sa laban na to, mas doble yung napipil ko rin na lalaban at lalaban ng Batang Sato. Ako, coach, hindi naman ako talaga masyadong magaling talaga. Pero kung ano yung gusto nang talagang ilabas, double namin palalabasin din namin sa game 1 talaga. Coach. Sa totoo lang, sa mga hindi nakikakakilala kay Coach Jaja, siyempre si Coach Jaja sa bawat game ito, sa bawat team, siya yung mahihina yung mga player niya. Mas mga bago kung saan lang nila pinulot. Pero binibigyan niya ng motivation. Kahit naman yung mga player siyang pinapakilala o sumisikat sa team niya, na iniwan siya. Pero meron agad siyang pamalit dito. Coach, siyempre, anong pakaramdaman ng isang coach? Halimbawa, tulad mo, ikaw naging defending champion, ikaw yung naging back-to-back champion, tapos may mga player na bigla kang iwanan. Pero yung mga bench player mo na hindi mo na binibigyan mo ng motivation, pero sila yung talagang pumapalit sa posisyon nila. Totoo, coach. Ako naman talaga, coach. Gusto ko naman din ma-develop sila from Batang Sato. Gusto ko rin maging proud as Batang Sato players din sila coming from Batang Sato na player. Kahit iiwan man nila ako, coach, alam ko naman kung sino yung mga player na which is kung ano yung laro nila. Meron din naman akong maipapalit talaga sa kanila na pag naglabang kami, sila mismo ang makakaramdam na bibigat yung laban. Yun lang yung dati nilang bench player na ngayon, na star player na ngayon, coach. Sa ito nga, sabi nga ni coach Justin, mabigat kalaban ng Batang Sato kasi lahat sila masisipag, lahat sila gumagawa. Hindi mo alam kung sino yung puputok sa kanila. Andun naman yung respeto sa iyo ng Abu Dhabi. At alam naman natin, siyempre, noong nakaraang season, di ba? Unang game 1 natalo kayo, pero pinag-aralan mo yung game 2, game 3 hanggang sa mga dito kaya siyempre game 1 na naman tayo. Sigurado babawi pa rin ang mga taga Abu Dhabi sa iyo. Ine-expect mo na ba 'to? Ine-expect ko yan talaga, coach, lalo na home court nila. Sobrang powerful na team nila, pero which is good naman talaga dahil hindi naman sino ba naman hindi sasali ng mga palugi na lineup. Which is tama naman din talaga El Compadre. Pero, coach, siyempre, bata yun sa ato as a family, as a big heart sa lahat ng laban. May napatunayan na rin naman kami. Pero, coach, ngayong game 1 na to, dodoble na lang namin talaga yung kung ano yung dapat namin. We do our best talaga, boss. Sa totoo lang, sa nilalaban ng batang sa halos karamihan player dito, si Widili, inahaluan lang ng mga big man, di ba? Pero ito, nakarating pa itong finals, kaya napakaganda po ng bakbakang ito. Ang venue nga pala natin sa Kalipa University, alas 7 po ng gabi, dyan po gaganapin ang Game 1 Finals ng Battle of the Pride. Ang makakalaban po nila, Abu Dhabi versus Dubai. Sino bang Abu Dhabi ito po? Ito po ang The Battle Store, El Compadre, at ito po yung Dubai Batang Satwa. Ito po ang mga kasama ko. Sila po yung mga team ng Batang Satwa. Marami lang po hindi nakapunta ngayon. Pero andito pa rin sa game, sigurado, kompleto. Ikaw ba, coach, kompleto ba kayo sa darating na
Sunday. Hopefully coach, yung mga main stringer na big man coach makapaglaro. Pero nakapag-usap naman kami, baka I'm sure makakapaglaro naman sila. Siyempre, Abu Dhabi, talagang gustong matagal na nagre-request ng game ang Abu Dhabi. So kaya ito, magandang laban po, panoorin po natin sa darating na Sunday, alas 7 po. Kaya po, napakaganda po ng laban. Ngayon, coach, mag-invite ka muna dyan sa Batang Satwa sa Dubai at mag-shoutout ka sa mga mahal mo sa buhay. Binabati ko nga pa pala lahat ng mga Batang Satwa community. Sa lahat po na sumusuporta sa amin sa Batang Satwa, lahat po ng mga players dyan at family po namin at sa Just Build League po at sa mga sponsor po namin. Sa lahat po ng mga manonood, Ball is Life po ng Dubai, please support po Batang Satwa sa Game 1 versus El Compadre. Magaganapin po sa Kalipa University versus po sa El Compadre. Ang power team po ng Abu Dhabi. Yan. Okay, ngayon, pakilala naman natin ang nasa kanon ko itong mula galing bakasyon. At sakto yung balik niya eh. Talagang pumasok pang-finals eh. Walang iba kundi si Richard Balansag. Lapangan naman natin. Good evening. Charles, pakilala mo naman, sino ba ang Richard Balansag ng Batang Satwa at saan ang province mo sa atin? Ako pala si John Richard Balansag, tubong Kapis. Shoutout ko yung anak ko dyan. Uy! At Chard, siyempre ito sa darating na Sunday sa Game 1, ikaw ba ready ka na dito sa versus El Compadre? Opo coach, kahit na nasa bakasyon ako, nag-jogging ako doon kahit pagbalik ko dito, minimintin ko yung katawasyon pa rin. Siyempre, Richard, alam mo natin itong El Compadre, walang talo to. Anong Richard Balansag ang mapapanood nila sa darating na Sunday? Yung sa amin coach, lahat, magaling lahat. Kahit sino yung bunuti ni Coach Jaja, pasok, lahat mo putok. Yung ano lang namin, yung depensa na lang. Doon na lang magkakatalo. Siyempre, sa mga player ng El Compadre, kanino ka mabibigatan dito na alam naman natin na kung sino ba sa mga player. Meron tayo, kasi kayong mga player eh. Meron kayo na alam mo, mabigat to. Sino sa mga player na ito ang mabigat na para sa'yo? Yung mabigat sa akin, yung si Harry lang eh. Oh, Harry Constantino, the Superman. Siyempre, alam naman natin ito, si Richard Balansag, isa sa mga grabe ang Inter Emirates, candidate ng mga MVP to, papasok sa Mythical 5, sa mga hindi nakakalala, isa ito po sa mga talagang pusong panalo. Gusto nito pag lumaban sa basketball, sigurado, gusto nitong manalo. Andito yung puso ngayon. Chart, ngayon, siyempre, nakikita natin anong pressure yung nararamdaman mo? Siyempre, home court ng Abu Dhabi, ang laban nyo sa susunod na Sunday. Ang sa amin, na dumipensa lang kami, makukuha namin yung panalo na gusto namin. Ayan. Yun na yung... Basta one, yung opensa. Talaga, madali na mo ng opensa. Alam naman natin sa inyo, halos ng Batang Satwa. Pag sinabi yung Batang Satwa, pagdating sa opensa, talagang lalot puputok-puputok ang outside shooting yan, hindi basta mapipigilan. Talaga coach, kasi buo yung mga puso nila eh. Ngayon yung Batang Satwa eh. Ngayon, Chard, shoutout ko muna dyan shoutout ko muna dyan sa mga gustong manood sa darating na Sunday. Sa darating na Sunday, sina-shoutout ko yung anak ko na laging nanonood dyan, yung asawa ko. Tapos kung sino yung sasama sa Abu Dhabi, sumama na. Sumuport sa Batang Satwa. Oy, let's go. Let's go. Bakbakan to, sigurado. Grabe, palapanan si Richard Balansag. Okay, ito naman ang isa sa mga nagpapakitang gilas to dito sa Dubai ngayon. Ako talaga, dati hindi ko ina-expect na ganito magiging improvement ito eh. Last time kasi talagang nung nakakaraan, basta nakikita ko, talon lang ng talon to. Pero ngayon, isa sa mabigat na big man na ngayon dito sa Dubai. Lalo pag naglaro sa Batang Satwa. Pakilala natin ang Batang Olongo po. Walang iba, kundi si Jason Magpale. Siyempre, MJ, yung nakita ko, siyempre sa Batang Satwa. Ito, nakikita ko yung puso mo dito sa Batang Satwa. Ano ba ang puso ng MJ Magpale pag naglalaro sa Batang Satwa? Ano coach, ako kasi gusto ko coach pa naglalaro ko ano yung
Gusto ko lagi akong ano, nanalo yung talent team namin. Kasi, kasi pagdating sa mga pisikalan, hindi bibitaw to. Ito kasi yung itong player na to, habang sinasaktan mo, lalo siyang tumatapang. Kung basta ko, lalo siyang talagang pinag-iigihang manalo. Kaya, siyempre, pag pumasok ka ba sa loob ng court, eh, talagang yung ikaw nga loob mo, dala mo talaga, ikaw yung dibdib mo. Oo, coach, kailangan, ano yan? Oo, coach, tama. Sige, kailangan ng isang player yan eh. Kailangan, pag naglaro ka, dapat buhin loob mo. Kahit saan ka maglaro, coach, basta ano, bago yun. Ganito ba talaga yung mga batang Olongga po? Oo, coach, mahihayin. Mahihayin? Mahihayin, pero buwan loob. Sam, ikaw ba, ito, nung nakaraan ng game ng playoffs, medyo na-injury si MJ Magpale. Sa ilang porsyento na yung recover mo para makalaro ka sa darating na Sunday? Siguro, coach, wala pa. Mga ano pa lang ito. 40% pa lang ito, coach. Di ba magaling talaga. Ito lang ako may kirot. Pero may mga may ilang araw pa. Pero pagdating sa loob ng court, nawawala na kirot niya. Coach, kailangan na. Pero ikot, pa rin kahit paano. Ready ka na para laban dito sa taga Abu Dhabi? Oh, coach, ready na rin kami para sa ano, para sa game plan. Para mabigyan namin sila ng magandang laban. Ano mapapanood ng mga taga-batang Satwa sa darating na Sunday sa isang Jason Magpale? Wala, coach, bibigyan lang namin yung bibigay ko lang yung best ko para makatulong sa team ko. Sa para makuha din namin tong game plan. Ayun, ngayon, mag-invite ka muna, Jason, dyan sa Batang Satwa o dito sa Dubai o sa Abu Dhabi para manood sila sa Game 1 sa darating na Sunday. Yan, iniimbitahan namin kayo manood sa Game 1 na ganapin sa Abu Dhabi. Yung mga Batang Satwa na sumasport na dyan. Yan, sama na kayo sa Linggo. Pati mga tropa sa Abu Dhabi. Oy. Kaya ito, grabe yung laban. Tsaka shoutout ka muna, MJ Magpale, sa mga mahal mo sa buhay dyan. Siyempre, yung sumusuporta lagi sa'yo dyan. I-shoutout mo muna. Shoutout kay Donesa Joy. Oh! Number one. Pamilya ko sa Olongga po. Pamilya ko sa Malaysia Rizal. Manood ka sa Just Bill. Ito yung magandang liga rin sa Dubai. Sa mga taga Olongga po dyan, noong nakaraan, may noong nakaraan po sa nakaraan liga, ang nag-final MVP, taga Olongga pa rin eh. Ngayon, isa na naman sa umaka-candidate na MVP, itong si MJ Magpale. Marami pa talagang magagaling dito sa Olongga po, Jason? Hindi ko na ako alam, coach. Medyo ano lang, medyo natututo lang. ikaw ba talaga naglaro ka rin ba sa Pilipinas o dito ka lang talaga napasaba? Alas dito lang din. Kasi doon, inter-barangay lang. Mga liga namin na medyo malaki sa Subic, yung SBL, yan, mga ganun. Malaki rin talaga yung kaalaman mo, natutunan mo dito sa Satwa, no? So, dahil everyday naglalaro kayo doon. Ah, grabe yung coach namin, eh. Talagang. Ayun. Mabigat, coach. Bilang isang Jason Magpale, anong klaseng coach itong si Coach Jacha para sa'yo? Boss, daig pa niyan siya, no, eh, sa PBA. Si Coach Yeng, kasi talagang mamurahin ka niyan. Coach Yeng Gaw. Talagang magkakaroon ka ng disiplina sa laro, coach. Siyempre, nakakita naman ninyo, kayo naging three-peat champion dito sa na nakaraan. Siyempre, kahit pa paano, mayroong kinapuntahan. Yung pagdisiplina, kasi sa basketball, kasi kung disiplinado ka, makakamit ninyo yung champion dyan, yung champion. Kung kanya-kanya kayo, walang sistema, dito kayo matatalo. Kasi number one dito, sistema eh. Kasi ito iniisip talaga namin, lahat ng mga player ng Batang Satwa. Walang magaling, kailangan tulong-tulong para manalo sa team. Yeah, okay, ngayon, ngayon panoorin po natin sa darating na Sunday, Batang Satwa versus El Compadre Abu Dhabi, dyan po sa Khalifa University. Inuulit ko po, alas 7 po ng gabi, dyan po natin mapapanood. Ngayon, dito naman sa mga nagwagwapuhan sa likod. Ayun. Ayan. Gawin nga isa dito, isa singit nga dito para ayan, naman. Asayo-sayo dito. Ayan. Ito yung isa sa mga... Batang Batman. Ayan. Ito po, kasama natin ang walang iba kundi si Daniel Sayo ng Batang Satwa. Palakpakan muna natin. Ayan. Ito si Daniel Sayo. Sa totoo lang, nung... Masimi D-League, mga Battle of the Pride D-League, hindi ito nawawala. Hindi buwawa ba ang puntos nito sa 20? Talagang isa sa mga
isa sa mga shooter, ganador. Kasi titingnan-tingnan mo to kung maglaro, parang hindi ka alam mo, marunong eh. Parang akala mo, inutusan lang bumili ng suka ng tatay. Pero pagdating sa loob ng court, ay halimo kung maglaro. Ikaw ba, Daniel, talagang pinaghahandaan mo yung mga bawat laban dito sa Jacksonville? Opo, coach. Lagi po kami naglalaro sa Chelsea. Yan. Ayun yung nagiging parang training grounds namin. Parang everyday laro kami doon. Yun. Ayun yung nagiging practice. Ito dati, naalala ko nung araw to, nagbe-message pa sa akin, Tukot, pwede ba ako maglaro dyan? Pwede ba ako mag... Kasi chubby-chubby to eh. Pero ngayon, grabe yung binawas. Mga ilang kilo bumawas sa'yo. Kasi siyempre, talaga nagpa-condition ka talaga. Opo, coach. Dati kasi medyo mataba nga. Nagbawas lang ako siguro mga 10 kg. Grabe, sipin mo, 10 kg. Ang hirap, no? Kasi, pero mababa pa rin. Pero, kasi hindi, sa nakikita ko, outside shooting, basic, napakadali ng basketball. Kung sa batang sa ito, siya yung si Mr. Basic eh. Kaya nga, hindi niya pinahihirapan yung basketball eh. Pasa lang, libre, tira. Kung basa ko, dribble, pag may dalawang bantay, pasa. Basic na basic. Kung basa ko, napakadali sa kanya yung basketball. Ngayon, dito, Daniel, sa Sunday, ready ka na ba makipagbakbakan dito sa number one contender ng Battle of the Five? Walang iba kundi ang El Compadre. Ready kami, coach. Sa Linggo, handang-handa kami, 100%. Ibigay namin lahat. Kukunin namin game one. Uy, yun sasabi. Yan ang mga puso. Alam naman natin, Daniel, siyempre, isa ka sa mga binabantayan ng mga pinag-aaralan ng El Compadre, na meron ka na bang adjustment dito kung sakaling halimbawa nag-focus sa iyo yung mga kalaban? Meron, coach. Meron kaming mga plano dyan sa mangyayari kung magtatao-tao, mag-zone. Actually, baka may practice kami bukas. Ayan. Grabe yung practice, no? Outdoor to sa Sato eh. Kaya talaga, pag araw-araw makikita mo to sa Sato eh. Ngayon, Daniel, bumati ka muna dyan sa mga mahal mo sa buhay at mag-shoutout ka dyan sa mga supporters mo dyan. Ayun, unang-una, nagpapasalamat ako sa girlfriend ko, kay Marianne. Then, sa mama ko, pinaka-importante. Nakasubaybay araw-araw pag naglalaro ko. And yung kapatid ko, si Ella, Zoe, yung Batang Satwa community. Yan, yung mga tropa ko dyan, marami nagpapashoutout. Sila Uy, Lance, ang dami nga nagpapashoutout nga. Si Charlene. Yan, sa mga tropa ko sa Pinas, yan, Midalba Boys. Yan, mga Bulacay nyo, yan, shoutout. So, mga, ito, isa sa mga tubong pusong Bulacay nyo din to. Kaya isa sa grabe pagdating sa paglalaro ng basketball. Ngayon, ika nga na siya, handa na sa darating na Sunday. Kaya, supportahan po natin sa darating na Sunday. Kaya ngayon, bago lahat, bago natin inipas sa mga nagwagwapo, maraming nagpapashoutout. I-shoutout muna natin ang mga nagpapashoutout. Kay Andrew D. Guzman, let's go, Batang Satwa. Thanks for watching. Dami palang nanonood sa atin ngayon. Let's go, Jenny Banal. Oy, isa sa mga laging nawawala to. Supporters to talaga sa nag-iisang shooter ng anak nito eh. Ngayon, kay Bobby Jose Pascual. Thanks for watching sa mga Eric Banal. Let's go, Batang Sato. Grabe ang mga taga-Batang Sato. Kay Donske, Donesa Joyce Solueta. Nadine Legaspi, Leonardo Gusto na nilang lumubog sa kinaupuan. Medyo kwan lang yung mga nahihiya lang itong mga batang sa ito. Pero pagdating sa loob ng court, at talaga naman puro palaban to. Jason Magpali, ayos mukha. Talaga mga namumutla ito sa mga ang dami pala na ang papashoutout. Kay Crystalline Leonardo, thanks for watching. Sa mga, marami pa pala to. Nung Baltasar, wala dito si Nonong Baltasar, ha? Ayos ang mukha mo, Mark Jason Magpale. Ang dami nagpapashoutout sa'yo. Talagang ganyan po ang mga player na palaban. Naalaman naman natin, pagdating sa camera, medyo mahihayin. Pero pagdating sa loob, grabe. Hindi lang makapal ang mukha. Nakikipag-away pa pag gusto lang manalo. Sabi ni Jenny Banal, Johnson, Glenn Rolioda, smile naman dyan. Uy, smile ka naman dyan.
Siyempre naman ah. Okay, balik naman tayo dito sa Rulyada dito kaya para nagkagugatuhan. Ay ay. Okay na, lipot na masuna. Ay ay ay. Ito yung ito mababasagan ko the sniper. Ito yung sa totoo lang sa batang satwa. Pag nakikita ko lumaro ito. Grabe ang puso nito sa kaya nga eh, hindi siya yung scorer. Hindi mo siya masasabing big man. Hindi mo siya mo, pero pag gusto niyang umambag para manalo, aambag at aambag yan. Walang iba kundi si Glenn Rolyoda. Glenn, ikaw ba? Saan ka ba sa atin? At pakilala mo naman, sino ba ang Glenn Rolyoda ng batang sa ito? Yan si Glenn Rolyoda po. Tunasan Muntinlupa. Uy! Sa labas po ah. Tunasan. Huwag malapit to kay Kevin Kiambao. Putatan, di ba? Okay. Bayanan pala, bayanan. Ikaw ba ready na sa darating na Sunday versus Abu Dhabi? Sabi nga ni Coach Ja, palagi, dapat always ready kayo. Kasi hindi mo masasabi, di ba? Paano? Pagayon mo kay Jason magpalit na injury. Siyempre, bigla ang bubunutin. Dapat lagi kayong laban. Sa totoo lang dito sa player ng mga batang satwa, ang dami nag-e-step up talaga. Sa kung pag-aaralan, minsan niya natatawa nga ako eh. Pinoprotesta pa sa mga ibang liga eh. Samantalang kasabayan, parang dito, pag gumaling ka, parang ipoprotesta ka na sa mga ibang liga eh. Kasalanan ba ng tao magpa-condition, mag-depend. Ang nangyayari ngayon dito, yung magagaling, gustong lumaban sa mga hindi masyadong marunong. Yun nga, Coach. Ito, sa totoo lang, ito si Rolyoda, pag ito'y gustong umiscore, i-score at i-score to. Pag nakita niyang offline ng mga kasamahan niya, at siya naman, umisan niya, point guard, 1-2-3 position niya, adjustment siya eh, di ba? Tsaka ang laki ng binawas niya, talagang condition. Di ba? Grabe ang pala ka rin si Daniel. Pero ngayon, kasi gustong pumasok sa finals. Ikaw ba dito, excited ka na bang lumaban sa finals ulit? Oo naman, Coach. Ayun. Lagi naman laban. Ayun. Wala naman problema. Paano bang mag-coach ang isang coach Jaja para sa'yo? Siyempre, ikaw yung... Solid na coach si Coach Jaja. Kasi, matuturuan ka naman eh. Lahat ng mali mo, sasabihin niya. Ito tama niya. Ayun naman talaga dapat eh. Makinig ka lang sa coach. Siyempre, ang coach Jaja, andyan yung minumura ka na, sinasabihan ka ng ang tanga-tanga mo, ang kuhan mo. Hindi naman kayo ikang nasasaktan sa pag nagkakamali kayo at sinasabihan kayo ni coach Jaja. Minsan masakit, coach. Pero ganun pa rin eh. Basketball. Siyempre, part of the game. Kumbaga, siya yung tatay namin sa loob. At saka yung tinuturo sa'yo, pinapagalitan kayo, gusto niya, kasi yung mga coaches kasi, mayroong mga play yan eh. Oo, meron. Kasi pag mayroong isang player na bumitaw dyan, hindi nagustuhan ng isang coach, talaga siyempre, gusto manalo eh. Tsaka coach, sayang lang din yung practice mo, hindi nyo rin magagawa. Ayun eh. Sa totoo lang sa mga player dito, maraming player dito magagaling sa practice. Pero pagdating sa loob ng court, kanya-kanya na. Totoo, coach. O, diba? Sayang yung ginagastos. Ito, concern ko lang sa mga, pasensya na sa mga ibang player. Concern ko lang din to sa mga coaches, sa mga managers. Kaya gastos sa mga managers. Minsan hindi papunta iba, ilan lang magpa-practice. Tapos magpapakain, magkukuhan, magbibigay ng pamasahe yung mga coaches. Pagdating doon sa loob ng magkakanya-kanya. Diba? Pasensya na sa mga kunti naman, pasensya na po sa inyo. Pero totoo talaga sinabi ko. Mas sa totoo lang, kumisan pa nga nakikita ko sa basketball dito, sa Liga ng Jasmine. Kung sino pa yung mga player na nagpapakahirap, hindi binabayaran, hindi... puso yung nilalaban. Tulad kayo. Dito ba talaga pag lumaro kayo, puso talaga nilalaban ninyo? Coach, wala namang bago sa amin eh. Ayun. Pride lang talaga. Alam kasi ang batang satwa, sa totoo lang, kung pag-aaralan mo yung lineup, wala namang kayong big man. Wala namang kayong ikang tatawagin mong legit na talagang player na nagaling ng XPBA, XNBA, o NCAA. MPBA. Pero hindi kayo nawawala sa eksena. Number one dito kasi, sa totoo lang, yung paghawak ng tao. Ika nga,
ika nga dito, pag pinalaban mo puso, talagang mananalo kayo. Diba? Okay, palakpakan natin si Glenn. Ito, asan na? Andito na pala sa harapan ko yung mga gwapo ito. Ito, ito inaantay ng lahat eh. Ano pa? Dingdong Dantes. Dingdong Dantes daw ng Batang Satwa. Walang iba kundi si Christian Banal. Ito, si palakpakan natin si Christian Banal. Ito, isa sa mga pamangkin po ni Coach Jaja. Ito, isipin mo. Itong batang to, yung improvement, titingnan mo, laro-laro lang doon sa Chelsea, mga pusta-pustahan lang doon. Pero isipin mo, ang laki na yung step up. Talagang, ikaw ba, hindi lang sa coach, si Coach Jaja, bilang angle mo, talagang dinidisiplina ka ba talaga nito? Oo po, Coach. Talagang pinupush niya po ako na mag- practice na mag-practice saka maglaro po na maglaro sa Chelsea para lalo pong tumibay talaga. Siyempre, andito yung talagang yung puso para manalo. Siyempre, hindi lang sa Angel, siyempre sa coach, talagang dobling puso para manalo. Ikaw, siyempre ikaw Christian, sa darating na Sunday, ikaw ba handa na sa laban? Handa naman po kami laging sa laban, lalo kami mga batang satwa. Handa po kami lagi sa kahit anong laban. Yun ang sinasabi ko. Yung mga... At hindi nyo natatanong, isa sa mga naging player ni Coach Jaja to sa D-League na nagkamit ng three-peat champion. Aba, dito sa Jacksonville, hindi ka basta-basta makaka-three-peat kung talagang hindi kayo as a team. Di ba? Ang daming nag-join, ang daming nagalit sa akin dahil hindi sila nakapag-champion sa Jacksonville. Hindi naman po ako. Ako po ang nagpapaliga na sa inyo pong team ang bakit kayo mag-champion. Alam naman natin yung mga dito sa team ng Jacksonville, sinasabi nila competitive ang mga naglalaro dito. Siyempre, kailangan mong maghanda. Hindi basta-basta laro lang naglalaro ka rito. Pag sinabi mo sa Dubai, ay, Jacksonville, ibang liga to. Diba? Maraming ang dito, galing pa ng Pilipinas. So, MPBL, PBA, MPBL. Pero pagdating dito, oh, normal lang ang laro nila. Tinatalo pa sila nang nasa semi-D-League. Diba? Diba? Kasi dito, akala lang nila iniisip, mahihina ang player ng Dubai, pero malalakas ang player ng Dubai. Kasi dito, talagang libangan ng mga Pilipino dito, basketball. Kaya ito si Christian, isa sa mga modelo ng mga player dito sa Dubai na wala namang nilaroon sa Pilipinas na mataas ang dibiga, diba? Pero dito, ang grabe ang improvement mo. Paano ka ba maglaro at mag-practice dyan sa Chelsea? Araw-araw lang po, coach, laro. Puro iba-iba po mga nakakalaban, kaya napapractice din po masyado yun. Siyempre, nagiging... pag nagiging physical, siyempre, ang laban ninyo, siyempre, nagiging physical din ang batang dato. Siyempre, talagang natural lang sa inyo talaga to. Pero after ng game, wala na. Tropa-tropa naman po pag outside the court na po. Alam mo naman natin na ito yung makakalaban nyo sa next Sunday, parehas ng laro ninyo. Takbuhan, maraming shooter, pinag-aaralan, anong adjustment. Anong magiging advantage ninyo sa Abu Dhabi El Compadre para manalo kayo sa game 1 kung sakali? Tingin ko po, coach, ano lang po yung chemistry ng bawat isa na sa team namin. Kasi pinagkakatiwalaan na po namin yung isa't isa pag nasa loob po kami ng court. Yun ang importante, no? Kung sino yung libre, pasa, kung ano yung utos, kahit murahin tayo ni Coach, okay lang, tayo pa rin. Kasi motivation lang naman yun. Nasanay na rin talaga kayo kay Coach Jaja. Kaya ito ang napakaganda ng laban sa dating na Sunday. Ngayon, Christian, mag-invite ka sa dating na Sunday sa Game 1 in Abu Dhabi. Sana sumuporta kayo sa Batang Satwa ngayong Game 1 sa Abu Dhabi sa Khalifa University. 7 PM yan. El Compadre. El Compadre ang alaban po namin. And then, pinaka-importante siyempre, yung sumusuporta sa'yo, kada laro at nanonood, shoutout mo naman sila. Shoutout sa girlfriend ko, Uy! Tiffany Faith, sa lola ko, Isabella, si Mama at si Papa na laging nakasuporta sa akin.
tsaka sa Leonardo family tsaka Banal family. Ano nga pala ng first name ng girlfriend mo? Narinig ba ninyo? Ano? Tiffany po, Tiffany. Yun nga, grabe. Sa mga talagang shoutout. Siyempre, number one siya shoutout natin yung mga sumusuporta sa atin. Yeah. Okay, palakpakan natin si Risa. Grabe. Ito naman ang isa rin sa mga hustle player ng Batang Satwa. Sa totoo lang, kung maglaro din to, simple-simple lang din eh. Kung minsan nagiging big man, nagiging cuatro, minsan uno, dos, tres. Walang iba kundi si Morota. Yes. Thank you. Morota, pakilala mo naman. Big boy, big. Sarili mo sa mga hindi nakakilala sa iyo at saan ka sa Pilipinas, saan ka ba naglaro sa atin sa Pilipinas? Ako pala si Rose Morota, Tubong Batangas, Tanawan City. Naglaro ka sa STI Tanawan Batangas sa mga interbarangay sa Tanawan. Siyempre, ito si Morota, sa totoo lang, sa mga nakikita kong liga, dito siya nagmamat sa Batang Sato eh. Kasi siyempre, grabe yung puso nito. Pag ikaw ba binubunot ni Coach, ni Coach Jaja, ready ka na talaga? Always ready po. Lagi na po ako ready. Kahit pag nasa bench kami, papanoorin namin laro, lagi namin binabasa. Para once mo binunot ka, alam mo yung gagawin mo sa loob. Kaya huwag ka lang tutulong-tulong sa bench. Pag pinasok ka, hindi ka antunin. Pag kinukuha ka, binubunot ka ni Coach Jaja, o halimbawa mag-4 ka, o mag-5 ka, ang kalaban mo may mga 6-2, 6-3. Anong pakaramdam mo? Parang hindi ka naman ba nasasak pag pinoposisyon ka ni Coach Jaja doon? Nagugulat ako, Coach, pero talagang kailangan ko mag-adjust. Diba? Kahit maliit ako, pero ibigay ko pa rin yung best ko para mabigay ko yung laro na maganda. Kasi siyempre, kayong dalawa ng El Compadre, mahilig kayo sa small ball pagdating sa laban. Diba? Ito, kaya ito, magandang takbuhan to eh. Si Coach Justin, mahilig din sa small ball. Si Coach Jaja, mahilig din sa small ball. Pag nag-small ball, dito sila Coach Jaja, isa ka sa mga binubunot ni Coach Jaja. Pag binunot ka ni Coach Jaja, alam mo na kung anong gagawin mo. Alam ko na po laging gagawin ko. Basta sunod lang ako sa paano sabihin sa ni Coach Jaja. Stick lang ako sa mga sinasabi niya. Kung stay in the middle, stay in the middle. Kung tumira ka sa labas, tumira ka sa labas. Kasi alam niya po, siya po nakakita sa loob kung anong mga gagawin natin. Siyempre, alam mo naman natin, marami ang kung tutusin, ang big man ng Batang Sato parang mga nasa 6 plus lang ano. Oh. Rosio tsaka si MJ Magpale, di ba? Yun ang pinakamataas. Pero yung laro ninyo talagang murtakbuhan, shooting, pero pagdating sa ilalim ang Magpale at Rosio talaga nakikipagbakbakan. Sa harapan naman andiyan naman si Butchoy Dalumpina sa palit mukha, talagang hindi kayo basta-basta makakapasok. Yeah, ito na panoorin niyo. Kaya ngayon mag-invite ka muna sa darating na Sunday sa laban ninyo sa Abu Dhabi. So ayun guys, ini-invite ko kayo lalo sa Bata Satwa community guys at mga tropa din sa Abu Dhabi, mga sumusuporta sa Batang Satwa. Note po kayo, suportahan niyo po kami. At bibigyan po namin kayo ng magandang laban against El Compadre guys. Okay, kami po ay nagpapasalamat sa Jazzville TV sa mga sumusuporta, lalo-lalo sa mga sponsor namin, JRS, Special Cargo. Sa mga gusto magpadala sa Pilipinas, tawag lang po kayo kay Miss Maris, yan po yung ating isa sa mga manager, SMDC, Foreman Services, Kusinerong Pinoy, sa Albasia po yan, sa likod ng Albasia, at dyan po sa Densos. May mga discount po tayo at dyan po sa Karat World. Pag tinanong po nyo na meron kayo sa Jazzville TV, may mga discount po kayo dyan. Kaya ito, kaya supportahan po natin ng mga ating mga sponsor. At nga po, shoutout muna nga pala natin. Dago tayo, marami nagpapa-shoutout nga pala dito sa mga taga-Batang Satwa. Ang Gabon Morota, misis mo pala to. Go Batang Sato, shoutout po. Thanks for watching. Kay Ronnie Paganan, Galyantes, shoutout po. Coach ng Batang Satwa. Grabe yung mga marami nagpapa-shoutout. At sa mga gustong manood po sa darating na Sunday,
Meron po tayong magpaparapol pala ako kung sino makahula na naman. Meron na mamimigay na naman ako ng jersey. Nakarating ko, bigay ko nga pala yung jersey na nakahula na ako kung sino nanalo nung game. Kung sino yung makahula ng game 1, pagpaparapol po ako ng tatlong jersey kung sino yung mananalo. Batang Sato ba to o ito El Compadre, irarapol ko yun sa kung sino makahula, kung sino mananalo. Kaya mag-comment lang po kayo kung Batang Sato o El Compadre ang mananalo sa darating na Sunday. Kaya maganda to. Shoutout kay Joey Marie. So, shoutout ko kay Marota, puro ML kayo. Walang shooting. Sino ba to? Si... Kay Alejo Generosa, bakit walang uminga? Wala nga pala si uminga ngayon, isa sa mga magaling na player to. Siguro, shoutout kay Sunny Turing, Batang Satwa. Yeah, ito yung mga isa sa mga original kuya ng Batang Satwa. Kuya Tors. Ito, naging player, isa sa mga original player ng Jacksonville to nung araw. Kay Alejo Generosa, shoutout dyan. Kay Joseph Lord Chavez, shoutout kay John Richard Balansag, Ilonggo po. Solid Ilonggo, salamat. Sa mga Ilonggo, suportahan po natin si John Richard Balansag sa darating na Sunday. Kaya iniimbitahan po namin kayo sa dating. Ayun, baka may shoutout ka pa. Ayan, binabati ko nga pala lahat ng mga nakasupport sa Batang Sato community. Sa lahat ng mga batang court dyan sa Chelsea, JRS, Family Hernandez, SMDC, Carrot World at Jazzbell TV. Maraming salamat sa lahat na sumusuporta. Manood po kayo sa Game 1 dito this coming Sunday sa Khalifa University sa Abu Dhabi. Kita-kits po tayo dyan, mga tropang Abu Dhabi. Okay, baka may mga shoutout pa kayo dyan. Wala na. Eto, panoorin po natin Batang Satwa versus El Compadre. Pakpaka na! Let's go! Let's go! See you on Sunday. Let's go. Thank you po thank sa you, mga palo.